Hi guys! Kumusta kayong lahat? Ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng masarap na lazy lasagna sa kawali. Nag-crave kasi ako ng lasagna kaya gagawa ko ngayon at ibahagi ko lang din sa inyo. So kung lasagna lover kayo tapos wala kayong oven sa bahay, itong recipe na to perfect sa inyo. Pwede nyo nang gawin anytime sa bahay nyo pag nag-crave kayo. Napakasarap at napakadali lang i-prepare nito. Sigurado akong pag ganito gawin nyo, siguradong mag-enjoy ang buong pamilya nyo dito at hindi nyo na kailangan pang lumabas para bumili. To start, i-on ko lang tong stove, tapos ilagay ko tong frying pan at maglagay na rin ako dito ng oil, mga 1 to 2 tablespoon, tapos ilagay ko na dito yung 3 garlic cloves, tapos i-saute ko lang. Anyway, kung bago ka pala sa aking Facebook page, my name is Riza, please pakifollow para maging updated kayo every time na may bago tayong uploads. So ngayon, ilagay ko na dito yung onion, tapos lutuin ko lang for few seconds. Maglagay na rin ako dito ng 300 grams na ground beef. Kung wala kayong ground beef, pwede kayo gumamit ng pork. Ayan, so lutuin lang natin itong ground beef natin. Anyway, tell me where you're watching from and comment kayo sa baba kung taga saan kayo para next video natin, ma-shoutout ko yung pangalan nyo. Ngayon, maglagay lang ako dito ng seasoning. Maglagay lang ako ng salt and black pepper to taste. Pagkatapos, maglagay na rin ako ng dried oregano. Shoutout muna kay Baba Jane from Bicol, Santiago Mila from Sabah, Malaysia, Nancy Palma from Davao City. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo. Ngayon, maglagay lang ako dito ng Napolitan sauce. Kayo na po bahala kung anong sauce ang gamitin nyo dito at adjust nyo lang kung gaano karami ang ilagay nyo. So ayan, pagkatapos i-mix ko lang to. And then maglagay na rin ako dito ng isang beef cubes para mas lalong masarap ang lasagna natin. So ayan, i-mix lang po natin. And then pagkatapos maglagay na rin ako dito ng 1 1/2 cup na water. If you still watching this point, it means nagustuhan nyo yung recipe natin. So paki-heart na tong video na to at comment kayo sa baba. I love lazy lasagna. So ngayon mag-add lang ako dito ng 200 ml na all-purpose cream. Tapos i-mix ko lang and then hayaan ko lang ito na mag-boil. Mga mami, kung lasagna lover kayo, subukan nyo itong recipe na ito. Napakasimple lang ito at napakadali lang i-prepare. Hassle-free at time saver din siya. Kasi ilagay nyo lang lahat sa kawali tapos hayaan nyo lang in few minutes. Mayroon na kayong masarap na lasagna. So ngayon gagamit lang ako ng pasta ng lasagna. Hindi po tuluto ha. Ilagay ko lang diretso dito sa aking frying pan. Ayan, lutuin ko lang ito for few minutes. Depende po sa package ng lasagna nyo kung ilang minutes dapat lutuin. Ito sa akin, lutuin ko lang for 5 minutes. After 5 minutes, i-check ko lang. Pangit din kasi pag malambot na masyado yung pasta. So, ayan, takpan ko lang to. After 5 minutes, ayan na yung lasagna natin. Tapos, i-mix ko lang to. Once na malambot na, pwede na to lagyan ng cheese sa taas. Pero kung pasta nyo hindi pa malambot, pwede nyo palutuin for another minutes. I-flatten ko lang pagkatapos maglagay na ako dito ng mozzarella cheese sa taas. Kung wala kayong mozzarella cheese, kahit anong cheese na available nyo sa bahay, pwede nyo gamitin dito. So ayan, lagyan ko lang to lahat. Mas maraming cheese, mas masarap. So ayan, lagyan ko lang to ng dried oregano sa taas. Pagkatapos takpan ko lang to at lulutuin ko lang in low fire until ma-melt yung cheese natin. So after few minutes, ayan, luto na ang ating masarap na lazy lasagna sa kawali. O diba, napakasimple lang at napakasarap nito. So mga mami, try nyo na tong lazy lasagna sa kawali. I'm sure mag-enjoy kayo dito. So anyway, sana may natutunan kayo sa akin today. Huwag kalimutan, follow nyo yung Facebook page natin. Stay safe everyone. Happy cooking. Enjoy. God bless you all.